Magandang umaga mga tiktropa, palamig ng palamig ang panahon. Gininaw ba kayo kagabi? Ngayon po'y 11:15 na. Magkaka-blessings ka na. Simula na ang pagbibilag dahil sisimula na din natin ang masayang paandara dito sa... TikTok! Mga tiktropa, gusto mo bang pamaskuhan ng 10,000 pesos? Kung oo ang sagot nyo, bilangin lang kung ilang beses lalabas sa inyong screen ang 11:15 na logo. And then mag-register at ipadala ang inyong sagot sa aming official promo page. Every day, isang maswerteng tiktropa ang mananalo ng tumataginting at kumukuti-kutitap na 10,000 pesos! Kung ang Disyembre nyo ay malungkot, naku ha, papasayahin yan ang mga bisita natin mula sa GMA drama na Love, Die, Repeat! Eto na, Miss Samantha Lopez and Mike Tan! Wow! Magingay na! Yes! Eto na nga, may mga kasama din tayong Kapuso Hunks na handang magpainit sa ating malalamig na Pasko. Eto, batchmate ko, ang baby boy ng bayan at hindi tumatanda, Nikki Ko! At syempre, nandyan din po si Abel Green! Kompleto ang ating Disyembre kung wala itong dalawang ito, ang ilong ni Rudolph at ang bumbilya sa Christmas tree. Dorita Nose and Wacky! Grabe yung Rudolph. Yes! Bilang unang araw ng Disyembre, i-bless agad natin ang mga Marites! Heto na nga! Sabi ni Marinette underscore 1997, yung biyanan ko, sobrang pasmado ng bibig. Ay! Sobrang. May kinala ko ganyan. Ang sakit magsalita. Madalas niya akong pinapahiya sa ibang tao. Mm-hmm. Pero parang wala lang sa kanya. Gusto ko na sana sumagot ka, so sabi ng asawa ko, nako, hayaan na lang daw dahil matanda na. Mm-hmm. Baka raw ako pang lumabas sa bastos pag sumagot ako. Nakakabastos ba yun kung ipagtatanggol ko lang naman ang sarili ko? Ano sa tingin niyo? O simulan natin kay Samantha. Sam! Pwede kong ipagtanggol ang sarili ko at bigyan ko ng respeto ang sarili ko. At the same time, hindi bastos ang dating. Win-win. Pwede mo naman gawin yun. Pipili ka ng magandang salita at tono ng pananalita. Mm-hmm. By then, you were able to respect yourself and at the same time, ipagtanggol. Kasi paano ka irerespeto ng ibang tao kung ikaw mismo hindi mong bibigyan ng respeto ang ganda. Sarili. Ganda! Ganda! Love it! So, doon ako sa husband. Hindi ko siya pinapanigan, pero doon ako, dapat siya yung gumagawa ng paraan. Kasi naniniwala ako na hindi pwedeng manirahan yung dalawang queen sa isang bahay. So, yeah. I think ang kailangan nilang gawin ay humiwalay doon sa bahay ng magulang. Huwag nating inaano na yan. Sugod. Pag binitawa natin, akala nyo salita lang yan. Hindi! Dapat inilisip natin. Hindi porke ano, dapat pinipili natin yung mga ano. Dahil was na siya. Hindi! Ano ba nangyayari sa pamilyang to? Mamang, baka malunod ka. Pag was, nabitawa mo ng salita, hindi mo na mababawi yon. Nabitawan mo na. Kaya dapat nag-iingat tayo sa mga sasabihin natin. Ayan mo! Tuloy mo, mamang. Ano ba? Tuloy nyo na. Mga tiktropa, makikomment po sa FB page ng TikTok Lock at excited kaming malaman kung ano po ang comment nyo dito. Sige lang po. Yes! Kamusta kaya mga tiktropa? Yan! Ganyan ang energy! Time check! Si Mike ang makakasama natin sa balitaan na may masayang hulaan. Ulo ng mga balita na sa pagbabalik ng TikTok Lock! Ready na ba kayong mamili ng mga regalo ngayong Kapaskuhan? Sugod na sa Noel Bazaar sa Okada, Manila mula ngayon hanggang December 17 at sa Philinvest 10 Alabang from December 8 to 10. Ang inyong pagsuporta sa Noel Bazaar ay makakatulong sa GMA Kapuso Foundation. Nag-enjoy ka na! Nakapag-share ka mo ng blessings! Happy shopping, mga titropa! Isa sa mga bida ng GMA drama na Love, Die, Repeat, Mike Tan! Woohoo! Mahiyaing Mike Tan, eto na. Silipin na natin ang mga headline. Narito na ang Ulo na Mahabalita! Headline number one.
ng kinakasama, pinabarangay pa. Ay, tama lang. Headline number two, kasal hindi natuloy dahil sa kaibigan traidor. Headline number three, inutangan, tinakbuhan, sinira. Ay, relate ako dyan! Relate ako dyan! Relate ako dyan! At ang ating headline number four, nagmahal ng todo, pinirahan at niloko. Ito na ang mga tiktropa na kailangan i-match. Kaya naman pasok na kayo! Let's go, Delta Binay from Quezon City. Michael Araneta from Bulacan. Fe Patricio from Marikina City. Oh, yun. At syempre, Mike Chan, kung sakaling ikaw ay mahihirapan, nandiyan ang ating mga may mamayan. Oo. Malaking tulong din naman talaga sila. For your first round, ang kailangan mo lang gawin ay manghuhula ka base sa mga itsura nila. Kaya naman, tignan mo mabuti ang kanila mga itsura. Kung ready ka na, Mike, ipuesto mo na sila. Inutangan, tinakbuhan, siniraan pa. Ayan, tingin ko si Michael doon. Ay, kaya pala. Alam mo, Mike, sabi ni Waki Kiray, si Michael daw isang magalang na tao. Totoo. Bakit magalang? Blessed ng blessed yan. Sobra siyang blessed ng blessed. Kamukha daw niya si Kiray nung 12 years old. Ganyan ako. Tingnan mo. Bakit naubos kaka-bless din? Oo, kaka-bless. Kasal hindi natuloy dahil sa kaibigang traidor. Ay, sino kaya? Si Del yan, si Del. Ako si Delta. Iba eh, parang may luha nung binasa ko. Oo. Totoo. Nag-blink yung eyes niya eh. Mm-hmm. Si Ate Fe, ayan, parang bugnot. Parang nautangan niya. Si Ate Fe. Pwedeng baguhin? Pwede. Sorry, Michael, parang mas bagay ka dito. Nagmahal ng todo, pinirahan at niloko. Ayun. Grabe naman yung... How about si Aling Fe? Si Ate Fe, may... Alam mo, parang kay Fe yun. Yung nagmahal ng todo, si tapos pinirahan at niloko. Parang sobra. ano yun? Mike, tama ka dyan sa itsura niya. Mukhang nasaktan talaga ng todo. Noon. Natingin ko naman kay Michael. Marami pera yan. Oo, mukha siyang mapera. Na-stress ng todo-todo. Sa dami ng pera. Sa dami ng pera. Oh, nag-isip. Si Aling Fe. Sinaktan ng kinakasama, pinabarangay pa. Pwede. Oo nga, naka-ano to eh. Ay, tama naman. Naka-necklace to eh. Sadya. Dito po tayo. Tsaka bibira yung ganyang may tali. Ayan. Okay, eto na. Okay ka na dyan, Mike? Okay na po. Anong sabi ng balita? Ay, isa lang. Ayon sa balita, isa sa kanila ang na-match mo ng tama. Kung sino yun, hindi mo na namin sasabihin. This time, bibigyan ka namin ng help. Ito kasi, kailangan natin makakuha ng clue para sa tiktropang inutangan, tinakbuhan at siniraan. Ay. Ngayon, ipaparinig namin sa'yo kung paano sila maningil ng utang. Oh, yes. So, meron tayong mga konting dramatization. Ito yes. Ang eksena. Si Jason ang kaibigang ng utang at kailangan nilang singilin. Uy, Jason! Baka naman may plano ka nang magbayad. Ano sabi ko? Di ba one year? One year ako magbabayad. Kautang ko lang siya kahapon. Hindi ko naman alam na ganun pala yung gusto mo eh. Hindi, pag umutang sa'yo isang tao, huwag ka maghahangad na kapalit. Michael! Ang kapal na mukha mo, mangungutang ka di ka magbayad. Ay, isa pa! Ano yung pera ang kinuha mo sa akin? Sana bayaran mo kasi kailangan ko at kailangan na akin ang magulang yung pera ko. Inutang ko yan! Ibigay mo yun! Inutang ko yan! Walang niya! Hindi umabot ang pera ko! Pasok naman! Hoy! Papalik ko rin naman! Pasok! Hey! Tago ka ng tago! Parang minura. Ano pecha na? Teka lang po. Jason? Ano pecha na? Jason? Ikaw si Jason. Jason. Usapan natin. Pangako ka ng pangako. Puro pako. Alam nyo. Ay, jowa. Ba't parang napahuan? Magbabayad din po ako. Kailan pa? Next month po. Cut! Okay, ayan ako. Galing! Ah. Palakpakan naman natin sila. Natakot ako kay ate para sinapian. Pwesto mo na sila kung sa tingin mo meron sino nang dyan? Tama. Yung inutangan, tinakbuhan, siniraan pa. Pagparating mo yung Michael Delta. Feeling ko lang yung Michael tsaka yung Delta. Hindi, sinaktan ng... Feeling ko lang yung Michael. Dalawa rin yung choice. So pagpapalitin mo ba Miss sila? Miss Faye, balik ka muna. Baba ka muna. Ayan, okay. So,
Si Miss Fe. Saan mo ilalagay si Miss Fe? Doon ka na sa akin. Palit ka. Wag. Asama na tingin ni Michael sa'yo, galawin mo daw siya. Medyo magbigay. Magparamdang. Paramdang ka mo, paramdang. I-move mo naman ako. I-move mo lang. Galaw-galawin mo lang. Okay ka na dyan? Ay, parang kinikilig si Michael. Yan. Ay, oh, napakitig. Bigat pala nito. Uy, kinikilig siya. Nabuhat mo to, Jason. Oh, syempre. 7 kilo ulo niyan. Tapos 3 kilo na yung katawan. Wow. Okay na po ako. Dyan. Okay ka na dyan? Apo. Eto na. Okay na daw siya. Tignan natin. Alam natin kung may na-image ka ba. Simulan na natin kay Delta. Anong sabi ng balita? Ay! Ay! Yes! Halika, kausapin mo yung si Delta. Si Ate Delta ay inutangan, tinakbuhan at siniraan pa. Sino ba yung mga yan? Sino yan? Ano po, dati ko pong classmate, tapos ipinasok ko po sa trabaho. Kaso lang, nung time po na nangangailangan na siya kasi makukulong yung nanay niya. Dahil yung ATM ng nanay niya ginamit ng pinsan niya. Ay. Pinahiram ko po kagad. Tapos nakalimutan niya na after ilang months. Tapos yun, pinagkalat niya sa mga batchmate namin na pinagkakalat ko daw yung nanay niya makukulong kahit hindi naman. Manawagan ka? Makiusap ka? Sa dati kong kaibigan na naging kumari ko, huwag mo nang isipin yung pinagsamahan natin. Isipin mo na lang na malaya yung nanay mo kung hindi dahil sa akin. Wow! Thank you. At alamin naman natin ang kwento ni Michael! Ako ba? Anong sabi ng balita? Yes! Halika. Si Michael ay nagmahal ng todo, pinirahan at niloko po. Yan. Kumusta ka, Michael? Okay naman po, naka-move on na rin. Ayun. Kailan na ba to? Gano'ng nakatagal to nangyari? Bali po yung nagtatrabaho po ko dati sa supermarket. Napromote po kong coordinator. Ngayon may lumapit po sa akin customer na kung pwede ko siya ipasok. Ngayon po pinasok ko po siya. Pinatira ko na po siya. Pinasok ko siya ng trabaho. Tapos kinuha ko siya ng motor. After all, na two years, hindi na po nagpakita at kinuha naman po ako ng pera. Ano ba siya? Lalaki po talaga. Grabe, binigay mo na ng motor tapos... Ay, niloko ka pa. Pero ngayon, ano natutunan mo? Ngayon po siguro, wag lang yung puro dadala ng mga lalaking sinasabi sa'yo, uy, ganito ka, wag ka magpapakaloko, lalo ngayong tumatanda na po ko. Tama yon yung sarili mong isipin mo ngayon, ha? Kasi ang buhay ngayon, araw-araw, pahirap ng pahirap. At hindi mo alam, pag tumanda ka, magkasakit ka, may tutulong ba sa'yo? Michael, thank you so much. And now, nandito na ba siyempre? Si Fe! Alamin natin ang kwento ni Fe. Tama kaya ang headline na minatch mo sa kanya o baka naman siya yung tiktropang... Ano? Kasal hindi na... Ay, siya pala yung kasal hindi natuloy dahil sa kaibigang traidor. Nakakaiyak yan. Kinabukasan na po ng kasal namin, biglang may tumawag sa akin yung papa ng anak ko. Sabi nga, siya, hindi na darating. Sabi ko, nabulat ako. Nung huli na lang po niya sinabi na hindi may nagsira sa akin. Kasi nga, bukas na po ang kasal. Pinuntahan ko sila at sinabi ko po na walang kasal na matutuloy. Tama lang na hindi natuloy. Bakit ganun yung asawa mo? Naniniwala sa chismis, sa sabi-sabi. Dapat sa'yo muna pumunta para iklaro kung totoo yung balita. Hawakan niyo, hawakan niyo. Pero, sila din ang nagkatuluyan, tama? Yes po. Nagkatuluyan? Paano nangyari? Paano naayos? 1 month lang po lumipas, na-realize niya na hindi naman ako ganung klaseng babae. Yun! Tama. Happy ending. Kaya mami, napatawad mo na ba siya? Yung friend mo na nanira? Okay naman. Wala na. Okay lang. Ayan, at dahil Ate Fe, napaikot mo ang ulo ni Mike Tan, may additional cash prize cup from TikTok Loan! Susunod ang ating pamaskong handog, itutuloy na natin ang pagpapakilala sa ring 12 Boys of Christmas sa pagbabalik po yan ng TikTok Loan! Kembot na lang Pasko na, kaya tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap natin sa mga binatang bubo sa 12 Boys of Christmas! At syempre mamang para mahanap ang binatang magpapakutitap, magpapabusilak at magpapajingle sa ating mga bells. Tutulungan tayo ng ating mga ninong and ninang judges. Ayan, eto na sila. Eto naman ang magdadala ng grasya sa Kapaskuhan, the beautiful Miss Samantha Lopez! I-welcome na natin ang tatlong boys na magbibigay ng merry sa ating Pasko. Eto na sila, Ron, Jordan, at Gab! Go!
Grabe na painit nyo. Nabusog nyo lahat na nanonood ngayon. Oo, lahat kami kinabagan. Pero, oh my God. Para mas makilala pa natin sila, may question na ating mga ninong and ninang judges. Umpisahan natin kay Rhyme. Rhyme, tanong ko lang sa'yo. Oo, balita ko naging OFW sa Japan. Yes po. Nihonjin wakaru di siya? Wakari mas tao. Nihongo, not Nihonjin. Nihongo. Nihonjin tao. Tao yun. Bakit tao siya, diba? Nani yun? Tao siya. Nani yun? Nani yun? Nani yun? Nani yun? Nani yun? Nani yun? Watashi mo Nihongo dagi yun? Higuru mo nga. Nani yun? Nani yun? Machigay na yun. So desu ne. Nani yun? Nani yun? Watashi mo. Nani wa Nihongo mo narimasu yo. Simasen, simasen. Gomine. Daijibu. At bumalik ka... Daijibu. 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 Alam mo, All right, Ryan, balik tayo sa bumalik ka sa Pilipinas para mag-aral. Yes po. Oo. Natapos mo ba? First year po ulit tayo sa ngayon. First year. Oo, ituloy-tuloy mo yan. Yes po, ituloy natin ko yan. Daw, nagla-live selling ka daw ng ano, wow. Ng yes po, leche plan. Opo. Ay, ano sinasabi ng mga kaibigan mo? Ang gwapo-gwapo mo, laki ng katawan mo, nagla-live selling ka ng leche plan. Unang-una na-inspired sila sa akin. Nakaka-inspired daw. Tama. At eto pa, Kuya Kim, ha? Naging best supporting actor siya sa isang short film. Kunwari! Okay po. Birthday ng girlfriend mong si Faith. Kailangan mo makipag-break sa kanya. Pero isipin mo, birthday niya yon, ang sakit nun. Yeah. Pero paano mo ito bibigyan ng yun. Ano ng magandang story? Yes, ito na lang gawin mo. Yan, Faith, halika. Faith. Yeah. Game! And 3, 2, 1, action! Ay, hello. What's... Hello, ano? Kanina pa tayo magkasama, nag-hello ka sa akin. Pasensya na, kinabahan kasi ako eh. Pero... happy birthday babe, pala. Thank you pala. Thank you sa surprise na ginawa mo. Okay lang yun, sa babe. Sa flowers, sa cakes. Talagang ramdam na ramdam ko yung pagmamahal mo sa akin. Okay lang yun, babe. Ang mahalaga... Ano pala, ayoko nang pahabain itong usapan na to. Ay! Teka lang, anong ibig mong sabihin? Ay, hindi, wait lang. Mas masakit kasi kapag pinatagal pa natin eh. Eh, bakit mo pinatagal? Alam mo naman ang birthday ko ngayon, ha? 1 year pa lang tayo. Oh, ay, umiiyak na. Eh, mas isang taon din yon, ha? Babe. Anong ibig mong sabihin? Oy, ngayon ka makikipaghiwalay sa akin? Uy, hindi naman sa ganun, babe. Pero... may mas mahal kasi ako. Sinong mahal mo, ha? Sabihin mo sa akin, babe, sinong mahal sa... mo? Ay, ha? Nagsasampalan! Ba't yun lang? Babe! Sino siya? Babe! Kailangan mo! Babe! Sino siya? Donita, nanay ka niya dito. Nanay ka. Nanay ka dito. Nanay ka dito. Ang pangalan na kasi Babe Boy. Babe Boy, sino siya? Kaya Babe. Cut na. Yung iniihaw mo, sunog na. Ay, ang galing ni Faith. Umuyak ka lang. Mamang, ang galing ni Rhyme. Yeah. Thank you so much, Rhyme. Nabigay naman ba ni Rhyme yung lahat? Nabigyan ng justice. Kung naibigay. Thank you so much, Rhyme. Thank you, Rhyme. Susunod naman tayo kay Jordan. Jordan, ang sabi ni Iwaki Karay, kamukha mo raw si Lucky Manzano. Yes, si Kuya Lucky. And that is an asset, ha? Dahil gwapo si Lucky. Yeah. Gwapo. Thank you. Oh, thank you so much. Base sa impormasyon na kuha namin, dati raw patpatin ka at bayat. Tapos nag-gym ka. Lumaban po ako sa pageant. May pumuna po sa akin, ba't kasali yan eh, sobrang payat. Mm. Yan, na biglang tumatak yun sa akin, parang papatunayan ko sarili ko. Kaya po noon, pag-graduate ko po ng senior high school, lumabas po ako dito sa Maynila para makipagsapalaran po. Working student po ako noon, and then pag-uwi ko po ng bahay galing trabaho, nag-workout po ako sa bahay ng bok. Mm. Kakaibang hawak mo sa mic. Alam namin kung bakit. Dahil isa kang beatboxer. Yes po. Ang request namin sa'yo, pwede mag-beatbox ka, may challenge tayo. Si Waki Kiray at saka si Jason, labanan mo ng beatbox. Beatbox, wow! Go. Sige. Beatbox. Oh, Waki okay, Kiray, kalingan mo ah! 3, 2, 1, Waki! Okay na. Alright, thank you Salamat so much, Jordan. Ito na tayo kay Dab.
Ang saya-saya naman dito. Yes, ako ni Samantha. Nawawala ako sa sarili ko. Anyways, Gab, hello. Hello po. Isa kang teacher. Yes po. Wow, yan pa lang. Pinapalakpakan ka na namin. Pero, napakagalang at mahirap na profesyon. Huminto ka sa pagtuturo para alagaan ang nanay mo. Wow. Yes po. Tama po yun. Bakit? Yung mama ko po, nung na-diagnose po siya sa schizophrenia, pinili ko po muna na mag-stop po muna sa pagtuturo at feeling ko po kasi mas madami po opportunity na dumadating sa akin. Kaya po, yun po yung time po na sabi ko, gagawin ko to, gagawin ko lahat para sa mama ko. Salamat, Gab. Kahanga-hanga na iset aside mo ang iyong profesyon para alagaan mo ang iyong nanay na very challenging ang kanyang kalagayan because of her special need. Okay na po kayo? Thank you so much, Gab. Ito ka, di kakita mo lang. Yan, Jack. Oy, talaga alalay na alalay, ha? Good luck sa inyo, Rhyme, Jordan at Gab. Ninong and Ninang judges, pakiready na po ang inyong mga Aguinaldo scores. Pero habang nag-meeting ating mga judges, tiyatawagan po namin ang mga binatang hataw sa sayawan palaban sa Abs Reveal at may pusong handang magbigay ng happy time ngayong Pasko. Baka ikaw na ang hinahanap namin bubuo sa 12 Boys of Christmas! Mag-send ng hataw dance video sa official page po ng TikTok Lock. Or pumunta po kayo dito sa Studio 6 ng GMA 7 every Wednesday po yan. Nino and Ninang judges, sino ba ang binatang mapapabilang sa 12 Boys of Christmas? Medyo nahirapan na naman ang mga judges natin ngayong araw na ito. Sobra! Contestant number 1, Rhyme, kahawig mo si Jong Hilario. Matipuno, lalaking lalaki. Thank you po. And that's your asset, ha? Yes. May pagkaano, Raymond Bagatsing din. Raymond Bagatsing din. Tama, tama. Itong pangalawa naman, si Jordan. Jordan naman, kamukha mo naman si Rustom. Rustom, nung bago siya naging bibigat ng hari. Ang gwapo ni Rustom dati. Sikat na action star, si Rustom. Yun ang dating mo. At ang contestant number 3 naman, may pagka Richard Reynoso naman ang dating mo. Yan. Magaling na ang mga awit. Ngunit, guys, isa lang ang pwedeng manalo. Yun ang isa. Hindi mo pwedeng tatlo, Yakin? Pwede lang tatlo, papanalo lang ang tatlong to, di ba? Ito na ang desisyon ng iyong mga ninong at ninang. Ang binatang pasok sa 12 Boys of Christmas ay si... Ay! Diba? Sino kaya? Rhyme Gualao! Nagulat ka. Congratulations! Congratulations! That's number one! Congratulations, Rhyme! Pasok ka na sa 12 Boys of Christmas! Maraming salamat and congrats! Ito na! Tutok pa rin kaya mga tigtropa at talasa ng mga mata sa pagbibilang kung ilang beses lalabas ang 1115 na logo. Baka ikaw ang manalo ng 10,000 pesos! More happy times sa pagbabalik ng TikTok Lang! Ang tanong, bastos ka nga kung sasagutin mo ang iyong biyanan para ipagtanggol ang iyong sarili. Gusto rin makikomment ng mga studio tigtropa natin! Nani Agnes, tagasan po kayo, Nay. Pampanga po. Naku, maganda pakinggan ko ano masasabi ni Nanay. Ano po ba ang comment ninyo sa issue natin today? Ano po, lahat naman po tayo may karapatan mga tuwiran. Kaya hindi po masamang mga tuwiran sa biyanan. Kung ipagtatanggol lang po natin yung ating sarili, kausapin po natin siya ng mabuti sa tamang pakikiusap. Opo, kasi lahat naman po ng bagay ay nadadaan sa tamang paraan. Nay, pinagdaanan niyo po ba yun? Pinagdaanan niyo? Opo, pinagdaanan. Talagang inintindi niyo na lang po. Ay nako, yun siya. Ate Shirley, ano po masasabi niyo sa ating issue ngayon? Ang sa akin po kung ang biyanan po laging kontra sa kanyang manugang, kailangan po yun magkaroon po sila ng pag-uusap na masinsinan upang magkaunawaan po sila sa isa't isa dahil hindi po healthy sa isang pamilya na may magulo. Kaya kailangan po pag-usapan po ito ng may pag-uunawaan po. Yes, tama po. Ang gaganda talaga ang opinion ng ating mga studio tiktropa at dahil dyan, surprise! May pa-blessing kayo mula sa TikTok Lock!
Congratulations! Pero mag-comment din si Abed at si Nick. Yes. Ano gusto niyo sabihin? Abed, Abed, kung muna. Abed, ano gusto Abed. Ako siguro, hindi ko napapatulan. And kakausapin ko lang din siya about sa nafe-feel ko. Kasi, kasi pangit naman siguro kung ganun siya tapos dinadamdam mo lang. Wala kang ginagawa about tama, it. Kausapin mo yung mainhin, tapos siya nang bahala mag-react kung alam anong... Mo. Ganyan kainhin para siya magsalita. Alam mo. Nikki! Nikki. Para sa akin, kung hindi kayo talaga makakapag-usap ng maayos, idadaan ko na lang dun sa asawa. Para mas... Siya kumausap sa nanay niya. Kumausap sa nanay niya. Kasi mas, ano eh, mas malambot yung puso na dun sa anak niya. Para mas makapag-usap sila ng maayos at mas solusyonan. Okay, maraming salamat guys. Samantala mga tiktropa, habang maaga pa, mamili ka na ng mga panregalo sa Noel Bazaar. From now to December 17 po sa Okada, Manila. December 8 to 10 sa Philinvest 10 sa Alabang. Magkita-kita po tayo doon. Maraming salamat po sa mga tiktropang nakakulitan natin today. Siyempre si Abed, Nikki, Samantha, and Mike. Nako, mag-invite naman kayo ng mga tiktropa natin sa mga shows ninyo. Next year na po yan ang Love Die Repeat. Ang bida po namin dyan na si Jeneline Mercado and si Yan Lim. Wow. Ako at si Samantha at marami po pong iba. Marami pang iba. Ina Fileo, Valine Montenegro, at directed by Jerry Sineneng. Of course, Jerry. Dito lang sa GMA. Season 2 ng Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Malapit na malapit na. Season 2! Season 2! Pero hindi kami papayag, Nikki at Abed, na walang abs reveal. Ay, tama! Abs reveal! Abs reveal! Is it? Ay, oh! Abs reveal! 1, 2, 3, go! Ay! Okay! Nag-enjoy ba kayo sa studio, mga tiktropa? Enjoy ba kayo? Enjoy din kami sa inyo. Tandaan, pag 11:15 na... Magkaka-blessings ka! Mga tiktropa, kita-kita na po sa Tiktok Live!